So sabi, ah, eh, tingnan mo, gawa niyo akong gago. Sino ngayon sa atin ang bastos? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whoever believes in Him will have an everlasting life. Ganun ba yun? Pero hindi ibig sabihin na inapakapakan niyo ako, hindi ako sasagot sa inyo, bulas o kayo. Tingin niyo sa akin, Diyos? Kung ang Diyos nga nagagalit, ako pa kaya? Hindi, hindi niyo ako mapapataw, mapapaano, mapapapasok sa inyong mga bulsa. No, Sir Glenn, be strong lang, huwag mong intindihin mga pang-alipusta na mga mukhang pera at mga sigurista. Maraming salamat, di ko naman talaga iniintindihan. Kaya nga ako nagsasalita para damor na mapapahiya sila. Gusto nyo man kaya ng kahihiyan? Oh? So, chlorophyll, hintay ka at may karma ka. Hintayin mo yan. Tama yan, Ate Lino. Si Ka Anton ba tinawagan na banya ang lahat ng mga bangko? Wala. Sino ang tawagan niya? No? Dapat tawagan niya para ma-clarify niya. Kung may na-receive ba na letter or demand letter ang mga bangko na nabanggit, tawagan niya. Alam niya kung paano. Diyos ko. Bakit? Ano ba siya? Authority ba siya? Eh, simple lang siya na mapanghusgang tao. Ako hindi ko inaaway si Ka Anton. Pinapaliwanagan ko lang kayo. Bahala kayo kung saan kayo matuto kayo sa kanya. O sige. Kay total, ginaampuan man na mo diri. Ginapag-pray man mo na anuhin ni Bathala ang kanyang puso. Hipuin ni Bathala ang puso niya nang sa ganun ay hindi po siya mamusga ng kanyang kapwa. Ako hindi ako mahihiya na ano, halimbawa magkasalubong kami, yayakapin ko pa yan si Ka Anton, ako pa mismo ang magkamusta sa kanya. Kaya lang, siyempre, paano siya magkamusta sa akin? Mahiya naman siya. Diba? Jeremiah 29, For God, for I know the plans I have for you, plan to prosper you and not to harm you, plan to give you hope and a future. Dizon Lasha. So wow, God, good news yan para sa mga taga-Kapa. Kayo naman mga taga-Kapa member, huwag naman kayong talaga na mag-ano. Eh, kayo na nga ang tinutulungan. Wala nga ni ako dito, kayo na ang tinutulungan, kayo pag-apurado. Mahiya kayo naman, uy. For the sake of delikadesa, ma'am and sir, para hindi kayo ng grasya, ako na nga nakikiusap para bigyan kayo ng pagkakataong tulungan. Tapos kayo pa ang ano, kayo pa ang magmumukhang nagmamadali. Diba? Yes, buhay pa si Ferdinand Edralin Marcos. Baka magtakayan sila. Baka mamaya bigla magsalita si President Marcos, magulat pati si Imelda. Naku po, hindi ako saludar sa may mga mataas na antas na kaalaman. Hayop naman ang mga puso. Tama yan, Alpea. Para sa kaalaman ng lahat, si Ka Anton, inaampuan namin yan. Nahipuin ni Bathala ang kanyang puso. Kasi unang-una, hindi ko kalaban si Anton, Israel. Oh, naintindihan ko yung kanyang hangad na makatulong sa bayan. Yung problema, iba yung kanyang diskarte. Rads, marami po akong natutunan sa iyo, Sir Glenn. Ngayon ko lang din na encounter ang Maharlika Nations. Maraming salamat sa inyo. Ayan, Bathala will guide you always, Sir Glenn. So bata pa po ako, pero dami kong natutunan ngayong gabi. Thank you, yes, for your goodness. Ayan, Rans, all shop, the second. Alam ko, bata ka pa. No, dapat kung ano yung mga natutunan mo, ipaliwanag mo din sa mga kapwa mo para at least nang sa ganoon magkaroon po ng katiwasayan. Bago tayo lilisan sa mundo, matikman natin yung buhay na payapa. Matikman natin yung mga bagay na hindi po natin natikman. Yan man ang gusto ni Bathala sa atin. Kasi sapagkat hindi niya hahayaan na mawala tayo sa mundo na hindi natikman kung ano po yung kanyang pilinano para sa atin. Eh? So dapat lang, Sir Glenn, ihayag na ang katotohanan. Kaya nga dapat, bakit tayo magalit? Kung ikulong ako, di kulong ako. Lamang problema yan. Total, pinapakain Manila ko sa limbawa, makulong ako. Di ba? Mas karangalan ko pang mamatay dahil sa pinaglaban ko kung ano yung tama sa puso ko. Nga naman magsunod ko sa mga batas ng demonyo. Di ba? Susunodin ko ang batas ng Diyos kasi never na pinalimutan kong Diyos sa buhay ko. I am not a religious, but I believe in God. Kahit na anong gawin ninyong paninira sa akin, the more na pinapatatag ninyo ako, the more na masasaktan kayo.
Kaya kung ako sa inyo, manahimik kayo, umayos kayo, para nang sa ganun tahimik tayo. Good PM, Datu. Good more. God move in His perfect time. Salamat sa kaibathala sa iyo, Datu, at sa taong nasa likod po ninyo, pagpalain tayo lahat ng Diyos. Sabi ni Adelphus, Sam, so main Garcia, Sir Glenn, good evening. Someone wants to talk to you. Okay lang po ba? Through PM, she's a tribal chieftain. Thank you. Ayan. If you wanted to, what we call this, extend your support to Maharlika Nation, do it in a formal letter of support. Watching you, Sir Glenn, from Taytay, Rizal. God bless. Be strong. Maraming salamat. No? Good. Sir Glenn, dahil nakaka-donate ako last April, Rodol Solano, na magkano na donate mo? Eh, wag niyo akong anuhin ang mga pera ninyo sa Kapa. Kaya unang-una, hindi ito ka sa Kapa. Tulungan lang ito, kami ang mag-pay out para nang sa ganun na hindi kayo magproblema. Patat naman kayo. Bigyan niyo naman ng kahit kunting kahihiyan ang ating mga sarili. Porket binigay niya sa inyo, puso lang ang ano, tapos kayo pang atat na atat. Sige lang, sir, praying natin. Sir, good evening. Ipagdasal po natin, okay, ang mga negatibo. Salamat kay Batala na nagbibigay ng pag-asa sa mga tao sa buong mundo. Maghintay lang ako po na isang biyaya ni Batala bilang miyembro ng Kapa. Maghintay kami ng iyong signal, Sir Glenn. Maraming salamat. Kaya nga sabi ko sa inyo, sa mga member ng Kapa, balikan ninyo kung ano ang pinasukan ninyo. Pinasukan ninyo religion. Ano tawag niya? Ministry. Hindi pera. Kaya nga po, minsan magagalit ako sa inyo kasi unang-una, wala na sa lugar ba? Oh, wala na sa lugar. Eh, pasagutin niyo muna si Pastor Joel Apolinario para nang sa ganun, malaman niyo ang kanyang side. Hindi na dito niyo sisingilin sa Maharlika. Huwag niyo yung singilin sa Maharlika kung ano yung napulog niyo sa Papa. Kaya nga naman, alam na namin kung paano kayo tulungan. Hindi namin kayo papabayaan. Para ano pa na pinagtanggol ko ang Kapa? Para ano na binangga natin ang NBI decisions, ang Department of Justice decisions, ang Security and Exchange Commission? Para sa ano pa, di ba? Yung mga pastors, kaya problema sa inyo na eh, pag naka-receive kayo ng blessing nyo, di man kayo magpasalamat. Good evening, Sir Glenn, at sa mga followers. Kay Sir, happy news sa ating lahat. Padayon ta sa pagsuporta kay Sir Glenn. Tao nga naman, kung ayaw mo maniwala, huwag mong magsalita ng masama. Eh, problema eh. Yes, everything what you said is real, true. Ferdinand Adrian Marcos is still alive. Maraming salamat, Francisca Manniquez. Hindi nila alam yan kasi bakit? They are not spiritually developed. They are not spiritually matured. That's why they always called me Buang. Because they don't have already an argument against me. No? You know what? That every time that you attack my witness, I became stronger and stronger and stronger. Why? Because I can use my weaknesses in order to become a strong man. Good evening, sabi ni Justado, Yuda, the Dugdug. Good evening, Sir Glenn, watching from Pangasinan. Yes po, trust lang tayo kay Batala at maghintay lang tayo. Just wait for the right time. Ipinagkaloob ni Batala. Okay? Ako po, Sir Glenn, gusto ko pupunta sa Isla Bukas Grande to see my long-lost friend, Judge Tito Gonzalez, and to see the paradise-like island. That is why, Mr. Dizon, I know, no, hindi po ako nagtatanong sa hindi ako nag-ano sa iyo, hindi ako nag-reply ng mga text mo, because if you wanted to go, then go. Hanapin mo ang Isla Bukas Grande sa puso mo. Mabuhay ka, Datu, magsisibya. God will protect you for our countrymen. Maraming salamat. Okay, kay Kuya Larry si Pinolio, si Batala na ang bahalang humusga sa mga taong mapangapi ng kapwa. Maraming salamat, Kuya. Bakit man yan binabanggit dito eh? Wala yan kinalaman sa Kapa. Defender lang yan. Tama. Hindi nabanggitin dito kung magkano ang kanilang mga... Manila man sila, wala silang magagawa dyan. Marami kami mga Maharlikang people. Sinasabi ko nga, kahit na ako lang isa, ipagtanggol ko kung ano ang nasa tingin kong gawa, gustong ipagawa sa akin ng Diyos o ni Batala. Nga naman, turuan ko kayo ng masama. O, di ba?
Edi if I violated, so gusto ko sa Isla Bukas Grande magpapabatismo raon niya, gusto ko makaapak sa Holy Land, I cannot wait po, adto ko diakon, makauli ako. Hello, Ate Elisa Spelberry. Okay, taba, Sir Glenn. Tama, Sir Glenn, ng mga taong bayan ang nagtitiis dahil sa mga walang hiya, mga uyan. Andito lang kami, Sir Glenn, susuportahan ka namin. Yeah, kailangan namin ng prayer. Namin kailangan ng bayan. So, huwag nang pansinin ang mga naninira sa iyo, Sir Glenn. Mga sira na kasi ang mga taong iyan. Sira na. Melvin Balais, good evening, sir. Mabuhay ang ating lahing pinagmulan. Lumad, ito na ang tamang panahon para lumaban. Of course,